Tinamaan ng COVID-19 ang ilang empleyado sa mga opisina pampubliko o pribado man. Maging ang mga kawani ng Kapitolyo, hindi ito natakasan simula pa nakaraang taon. Kaya makailang beses rin na ipinatupad ang 30% skeletal workforce arrangement, alinsunod na rin sa ipinapatupad na Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ sa Puerto Princesa. Kaya para masiguro ang kaligtasan ng mga nagtatrabaho sa gobyerno mula sa kumakalat na virus, hiniling ni Board Member Pai Acosta na maprioridad para sa mass vaccination ang mga empleyado ng Kapitolyo. Pero ayon sa Provincial Health Office, kinukulang pa rin ang dumarating na bakuna para sa lalawigan. Ang ating po mga empleyado, araw-araw po silang pumapasok. Naiintindihan po natin yun sa mga munisipyo, pwede po sila mag-home quarantine. But then, kailangan natin proteksyonan din po ang ating mga empleyado. Baka pwede pong magawa nila ng paraan, considering napakarami pong empleyado ang Kapitolyo, na magkaroon po sana ng mass vaccination po. Due to the limited po na supply po ng ating COVID vaccines, still po ang advice po ng ating regional director is pwede naman po na unahin natin yung ating mga nasa A2 and A3 na employees po ng Kapitolyo. And then, pag meron na pong bakuna, we could possibly allocate po additional po for the employees of the provincial government po. Ibinahagi rin ng PHO na tanging pang second dose na lamang ng Sinovac vaccine ang natitira sa Palawan. Inaasahan naman ito na sa pagdating ng 4.5 million Sinovac sa Pilipinas ay mababahaginan ang Palawan. In fairness naman po to the CHD Mimaropa, kada po may dumarating, meron po talaga silang ina-allocate po sa probinsya ng Palawan. Sa ngayon ay nagpapatuloy sa pagbabakuna ang ilang mga munisipyo na nakatanggap na ng bakuna mula sa PHO, gaya ng Coron, Bataraza at Brooks Point na mayroong matataas na kaso. 7 araw matapos matanggap ng mga munisipyo ang bakuna, ay dapat na roll out na ito sa mga prioridad na individual. Cristel Dorado, Alpha News, Philippines.